our reigning Mrs. Echo International 2019. Thank you so much, Tito, for this invitation. So what is the initial reaction of your family, especially your dad, that you are the chosen Miss Intercontinental 2020 of New Zealand? The one and only Miss Grand United States, Abida Apia! Hi everyone! Hello po, Tito Di, kumusta kayo? Welcome back to Tito Di TV. Once again, this is Tito Di. Kumusta na kayo mga kabady? Kahapon ay umarangkada na nga ang Miss World Philippines for 2020-2021. Ito ang screening ng Miss World Philippines. Meron silang dalawang araw na screening. At syempre napakaraming mga kandidata ang nagnanais na mag-apply dito sa Miss World Philippines. Nag-apply din kaya ang inyong paborito mga kabady? Tutok dito sa Tito Di TV. Do not forget to subscribe first to my channel, hit like button, comment below, and click the notification bell so that you will always be updated once we have a new video. Umarangkada na nga mga kabady ang screening ng Miss World Philippines at ito ay ginanap sa Red Hotel sa Cubao. Ito yung bagong hotel doon along EDSA. Nakatabi ng Sogo, if I'm not mistaken. Sogo! Kabisado. Anyway, bago ang hotel na to mga kabady. At of course, nakapasok na din ako dito sa Red Hotel. Maganda po ang Red Hotel. I guess mga 20 plus story itong Red Hotel. Good choice for Miss World Philippines 2020-2021 itong Red Hotel. Alright! At marami na mga kandidata ang nagpa-screen for day 1 and day 2. At yung iba nga mismo ay nakausap ko at sabi nga nila, on screening sila. Pero kung mapapansin nyo mga kabady, hindi ito pinos isa-isa ng Miss World Philippines. At the reason why mga kabady na binablurred nila, yung mga picture, hindi nila pinakikita kasi hindi pa ito yung final selection of candidate. Possibly na marami dito ang matatanggal kasi nakita ko yung mga numbering nila. It's more than 100. So, ibig sabihin, mahigit na hundreds na yung candidate na nag-apply for Miss World Philippines. At kagaya ng alam natin, maraming corona ang ino-offer ng Miss World Philippines. Pito po ang corona na ino-offer ng Miss World Philippines. Unlike ng Miss Universe Philippines, isang title lang ang pwede na pagpanalunan. Dito sa Miss World Philippines, pito. Una yung Miss World Philippines. Pangalawa yung Miss Supranational Philippines. Pangatlo yung Miss Echo Philippines. Pang-apat ang Reina Hispano-Americana Pilipinas. Pang-lima ang Miss Multinational Philippines. Pang-anim ang Miss Echo Teen Philippines. At pang-pito ang Miss Tourism Philippines. Siyempre, presente sa screening ang National Director ng Miss World Philippines na si Sir Arnold Bigapria at gayon din ang General Manager na si Sir Arnold Mercado. Hindi din mawawala siyempre ang Miss World Philippines 2019 na si Michelle D. Ang Miss Echo Philippines 2019 na si Kelly Day. Ang Reina Hispano-Americana Pilipinas 2019 na si Katrina Ligado. Ang Miss Multinational Philippines 2019 na si Isabel De Leon. At syempre, ang nanalong Miss Echo Teen International mula sa Pilipinas na si Roan Tamundong. At ang Miss Echo Teen Philippines 2019 naman na si Dina Resurrection. Ang second princess ng Miss World Philippines 2019 na si Cassie Bank. At dahilan sa hindi pa nila inilalabas yung mga pangalan, mga picture ng talagang nagpa-screen ng mga kandidata ng Miss World Philippines 2021, dahilan sa hindi pa nga ito ang final candidate or official candidate ng Miss World Philippines 2021, nagbigay lamang ng hint si Tito Norman.
at babasahin ko sa inyo ang mga hint na ipinakita ni Tito Norman kung sino-sino ba ang mga kandidata ng Miss World Philippines 2021. Pero take note, hindi pa po ito official candidate. Mga applicant pa lamang po ito, mga kabali. Heto, babasahin ko po sa inyo. Una, a Buholana lawyer from Tagbilaran who teaches and specializes in environmental law. A Filipina-French ingenue who used to be UK-based. A Filipina-British charmer who used to be a talent of Starstruck and the GMA Artist Center. A former title holder of a smaller national pageant who has already represented us internationally. A former earth warrior from Bataan who has now fully spread her wings as an angel. A tall Batanggenia who studied in Milan, Italy, where she partially grew up. A former hometown girl of Mutia. A dull-faced beauty who took part in a pageant organized by the biggest Sunday noontime show on Philippine TV. Another one is a phenomenal woman last 2020. And another one is a Miss Iloilo title holder. On the second day naman, the daughter of a former Mutya ng Pilipinas runner-up and Manhunt International second runner-up. Next is two beautiful Northern Summer lasses from the same municipality gunning for a good show in the pageant. And another phenomenal woman from 2020, a national title holder who already represented us in an international pageant in South America. A tall Ilongga returning to the competition. A beautiful CPA who left the panel in awe. A Dumaguete lass who serenaded the judges with her soothing acoustic vocal talent. A female welder from Batangas who grew up in an orphanage but with both parents still alive. A tall 17 years old eye candy from Makati who could gun for any of the titles if she plays her game plan right. A former pageant tabulator who aimed to cross over and become a beauty queen. A statue's Kibikolana, tallest so far at 5'10", who figured out well in a past edition of Miss Bicolandia. A well-trained teenager from Bukidnon who gave the pageant professionals a run for their pasarela money. So ayan yung ilan ng mga hint na ibinigay ni Tito Norman. Pero kagaya nga ng sinasabi nila, ayaw pa nila nasabihin kasi posible nga naman ang ilan sa mga kandidata ay hindi mapipili bilang official candidate ng Miss World Philippines at baka mabuli ito kapag hindi sila nakapasok sa official candidate. Kaya hindi talaga sinasabi nila kung sino-sino ba talaga yung mga candidates na ito. Which is understandable for me. Kaya lang makikita na natin sa ilang mga social media, sa Facebook page, sa ilang mga Facebook group, ilan sa mga hairstylist nila, mga makeup artist nila ay pinos na yung mga kandidata na ito. At makikita na natin ito sa mga social media at nakapost na po ito. Kagaya ng The Philippine Pageantry, makikita nyo na din ang ilan sa mga kandidata na binabanggit nila. Pero ang isa na pinakamatunog na talaga naman na hindi na natatakot ay walang iba kundi si Ganiel Krishnan. Na kung saan may hashtag nga ito na nakalagay na Miss World Philippines or nothing. Hindi ko alam kung ito ba ang sinabi niya sa mga judges nung tanungin siya marahil kung anong title ang gusto niya na mapananulan dito sa Miss World Philippines. Sinabi niya ba ito na Miss World Philippines lang or else huwag niyo na kong bigyan. I don't know. Pero makikita na natin ito sa maraming mga group, mga pages na nakalagay talaga Miss World Philippines or nothing. At ang isa rin na pinos na ni Tito Norman ay ang pambato ng Iloilo City. Kung saan makikita na natin sa picture, nandito si Rabia Mateo for Miss Universe 2020-2021 nga. Si Karen Mendoza para naman daw sa Binibining Pilipinas 2020-2021. At si Ann Palmares para sa Miss World Philippines 2020-2021. So nakapost na po ito kay Tito Norman.
So hindi rin talaga natakot ang team Iloilo City. Laban kung laban, fight kung fight. Ganun talaga. At malakas na malakas mga kabady ang pangalan ni Ganiel na makakasungkit ng title ng Miss World Philippines sapagkat ito ay hinulaan na nga na isang bumbayin daw ang posible na makakoronahan. Pero syempre, hula lang yan mga kabady. Ano? Hindi siya paks. At kagaya ng post ng Miss World Philippines, ang sabi nila, first wave of screening pa lamang yung nakita natin na dalawang araw. We will have another one in April. So I guess, may isa pang screening sa April kasi hindi naman nakalagay na final screening na sa April. Ang sabi nila ay, we will have another one in April. At may nagtanong nga sa comment section ni Tito Norman. Ang sabi niya, where is Cynthia? So ang tinutukoy nga mga kabady ay si Cynthia Tomalia na inaasahan na siya yung makukoronahan na Miss World Philippines. Pero wala po ito sa screening. Wala sa day 1, wala sa day 2. Ang sabi ni Tito Norman, naka-lock-in taping for a teleserye si Cynthia. Tinanong din si Sirin, si Sirin Soto, na marami ang nagpo-post na maging Miss Supranational Philippines. Ang sagot ni Tito Norman, not yet. So I guess, nasa second batch pa ito sa April. Kaya aabangan natin ang second batch sa April. Kaya lang, napansin ko parang layo naman ang distansya ng February 3, February 4 sa April. Anyway, abangan na lang natin yan mga kabady. Kaya para sa marami pang chika, marami pang mga tea, aba ay tutok lang dito sa Tito D TV at lagi ko po kayo na i-update mga kabadis. Kaya do not forget to subscribe to my channel. Hit like button kung nagustuhan nyo mga kabady yung ating content. At pwede rin kayo na mag-comment below. At para naman ma-update kayo kapag may bago tayong mga vlog, click nyo lang po yung notification bell. Kita-kita muli tayo sa susunod natin na mga vlog. Once again, this is Tito D and see you on my next vlog. Bye-bye!